Hindi inaasahang magla-landfall sa bansa ang bagyong binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero sa ilang bahagi ng bansa, posible maging maulan pa rin sa mga susunod na araw. Ating saksihan. Biglang rumagasa ang kulay putik na tubig sa tuyong ilog na ito sa La Libertad Negros Oriental. Sa taas ng tubig, binaha ang ilang bahay. Mahigit 10 pamilya ang inilikas. Bumaha rin sa Sipalay Negros Occidental dahil sa ulan at pag-apaw ng ilog. May mga kahoy ring bumara sa ilog. Lumusong sa hanggang baywang na tubig ang mga residente para tanggalin ang mga bara. Sa Tagbilaran, Bohol, bumaha rin sa ilang bahay dahil sa tuloy-tuloy na ulan. Magdamag din ang ulan sa San Antonio Island sa Northern Samar, kaya bumaha rin at nagka-landslide pa. Sa Bulan, Sorsogon, pilit na sinuong ng mga residente ang tubig sa umapaw na spillway para makatawid sa kabilang barangay. Ang isang babae nga, kinarga na ng isang lalaki. May ulan din sa Norte. Sa Dinapiga, Isabela, tumirik sa gitna ng baha ang isang tricycle. Ang mga ulan at baha sa ilang lugar sa Visayas at Bicol ay dala ng Intertropical Convergence Zone at Low Pressure Area. May binabantayan ding bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. May international name itong Malakas at nagbabadyang pumasok ng PAR sa Lunes Santo. Kaya sa weekend, asahan ang maghapong ulan sa buong bansa. Thunderstorms naman ang inaasahang magpapaulan sa Metro Manila. Victoria Tulad, GMA News. Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.